everyone, my name is Lee Mark Olea and welcome to my channel. See you there! Olea and welcome to my channel. Today's episode is all about my life. Ayan, ngayon umpisahan natin yung buhay ko kung paano nagsimula mula Pilipinas, papuntang Saudi, at napunta ako dito sa bansang Pransya. Okay? Meron akong narrator dito, magtatanong daw siya sa akin. So sabi ko nga, feel free para magtanong siya sa akin. Para rin sa mga viewers ko, kung gusto niya malaman kung paano ako nakarating dito at paano ako napagpag dito. Ayan, so hayaan ko na kayo. Anong trabaho mo sa Pilipinas? Nagsimula ako magtrabaho dun sa Pilipinas bilang sa isa sa mga sikat na bangko. Pagkatapos nung nagtrabaho din ako sa isang kumpanya, sa malaking kumpanya ng mga gamot bilang ahente. Pagkatapos, ayun, may nangyaring hindi inaasahan na nangyari sa Pilipinas, which is yun ako nasaktan ng sobra. It's all about my family, pero after nun, kaya nag-decide ako mag-apply, pupunta ng abroad, going to Saudi Arabia. Unexpected actually yung pag-abroad ko papuntang Saudi Arabia, kasi hindi ko naman talaga inakala makakapag-abroad ako at hindi ko alam kung nag-apply ako mag-abroad. Kaya nung time na yun kasi masyado pang masakit sa akin na nangyari sa magulang ko eh. Kaya alam mo yun na parang tuliro ka pa. Nagulat na nga ako one day na nandito na pala ako sa Saudi. So that time, little by little, I changed my life, everything. Sa paligid ko, sa lugar, sa pagkain, pati yung daily life ko, as in everything. So hindi madaling experience sa Saudi for siguro for my first, second to third month, kasi you do a lot of things by your own eh. Ikaw gagawa lahat ng gawain. I'm not saying that, diba, na hindi ako sanay sa gawain, pero iba yung mag-isa ka na lang, kasi you can manage all your time sa trabaho, sa pagluluto ng pagkain para sa sarili mo. So that time I realized na ang hirap din pala, no? Ang hirap mag-isa lalo na yung tipong ayun yung sinasabi nila, totoo yun yung sinasabi nila. Pag nagkakasakit ka sa ibang bansa, you don't have any choice kundi sarili mo lang ang maasahan mo. Nung time na yun, I always thank with God, kasi never niya ako pinabayaan at never naman ako nagkasakit ng malala. Siguro mga fever, at I think it's a normal sa lahat ng tao nagkaka-fever. Pero yung mga accidents, actually, I have one time na nangyari sa akin ng mga ganong bagay. Sobrang nag-alala ako sa sarili ko noon. I don't know how to make my life run, kung paano ko siya patatakbohin ulit pag nangyaring ganong bagay. Hanggang sa nasanay na ako sa bansang yun. Nung nasanay na ako, ayun, nagkaroon ako ng maraming kaibigan mula sa opisina, mula sa mga projects, mula sa pagiging accountant ko. Ang dami kong naging kaibigan doon. Hanggang sa may nakilala ako. Umuwi pala ako ng Philippines, nag-vacation ako siguro after 2 years. I'm so excited kasi galing akong abroad. Then umuwi ako ng Pilipinas. And syempre gusto ko ma-meet lahat ng friend ko, especially with my best friend na na-meet ko. And pumunta ako sa kanya within 2 weeks. Nag-stay ako sa kanya doon, si Kay Maria, sa Cebu yun. Nag-stay ako sa kanya for 2 weeks. And then syempre, alam nyo na nga, diba, Becky ako, bisexual, beding, gay, LGBT member. Siyempre, normal lang na mag-assume na may magmamahal sa atin one day, or may magkakaroon tayo ng totoong love life in one day. So, ito naman si Maria,
gumimik kami, lang gimmick, Lee, let's go, let's go, gimmick, gimmick, ganun. Yun na, sabi niya, Lee, you know what? Meron akong kaibigan, single siya, papakilala ko siya sa'yo. Eto na yung si Totoy. Ganun. So, ako na excited ako. Sabi ko, oh my God, really? Meron kang kaibigan na as in, ano, single? Sa tinagal-tagal ko, sabi ko, sa Manila ako, halos lumaki sa Manila. Pero, doon ko pala makikilala yung the man of my men. The man of my men. Diba? So, bahala na kayo ito. Basta the man of my men. Doon ko siya nakilala. Then suddenly, after my vacation, in that time, nag-decide ako na, nasa, nung bumalik ako sa Saudi, nagsabi sa akin siya na kung pwede daw siya mag-apply. And, ayun, syempre, as may kahit pa paano naman may position sa company or nakakausap ko yung boss ko, no? Humingi ako ng reference para makapag-apply siya dun sa company namin, which is true. Walang ano, walang 1 week, ha? Sabi ko, as in talaga, unbelievable na walang 1 week nakapunta siya sa kumpanya namin. Nakapunta siya sa kumpanya namin. So, ayun. Then, nung pumunta niya sa Saudi, parang doon nag-start. Sabi niya, pwede mag-stay muna sa bahay ko or sa ano ko. Yung mga ano ba, yung mga, alam na yung normal na mga lalaki, sabihin, bored naman doon sa lugar ko, pwede bang dito muna? Yung mga ganun ba, yung, di ba, bakla nga kasi ako. Sasabihin sa'yo lahat ng mga magaganda. Ayan, kaya sa mga ano ko, sa mga ka-LGBT member ko, hindi man lang sa bakla, sa mga girls din, sa mga singles na umaasa, learn the lesson na kailangan natin kilalanin talaga isang tao. Okay? Kasi hindi natin nakalain at the end of the day, may something. Hanggang sa, siguro, bago naging, actually, naging kami ng ano na yon ni Juan, ay, ni Totoy. Ni Totoy. Hindi pala ni Juan, ni Totoy. Naging kami ni Totoy that time, pero, siguro, 9 months muna bago naging kami, officially. Kasi nga, sa abroad ako, ayoko nga ng stress. Ayoko ng manliligaw, ayoko ng mga ganon. Kasi stress lang yun eh. Hanggang sa trinay ko, nung magkaganon, nag-live-live ako, maayos naman, first year, second year, third year, hanggang dumating yung Christmas time na, wow! May hagisan pala ng baso. Actually, yung iba mga kaibigan ko doon sa Saudi Arabia, kung nanonood kayo ngayon, actually, nakaka-relate kayo niyan. Nakaka-relate kayo niyan kasi alam nyo, kayang pinagsasabihan ko pag may problema. Diba? Hanggang sa dumating na ngayong global crisis sa Saudi, no, sa buong Middle East, hindi lang Saudi na apektuhan, ng Dubai, every Gulf country na apektuhan ng ano, ng pagbaba ng oil crisis, no, ng time na 'yon. Hanggang sa ayun, nag-apply ako ng ganito, ng visa papunta dito, hanggang papunta doon. At nag-apply din ako ng visa na papunta dito. And gusto ko sana mag-vacation, mag-ganito. And something happened na unexpected. Yung alam mo, nagpaplano kayong dalawa para sa inyong dalawa na magka-travel kayo, magkasama kayo. Then, totoo si Papa God, promise na hindi kanya hayaan talaga ilubog sa isang taong sinungaling. Ah, I'm sorry to say that word. Yung tipong pinaglalaroan ka. Kasi nung time na yun na ang plano ko, yun na nga mag-travel kami. Yung first travel ko sana nun is Turkey together with Totoy. Ako pa nga nag-arrange ng visa nun eh. Tapos, ayun, hindi natuloy. Pero, natuloy ako nun. Hindi natuloy kasi ganito daw. Tapos, nagtataka ako, bakit ba walang picture? Bakit pag nagpapapicture, ako lang mag-isa? Yun, doon na kayo magtaka talaga, promise. Bawal magpapicture, bakit? Sorry. Ang nakakatuwa pa doon, kasi pinakilala ko ni Totoy sa family niya. Diba? So, ito naman si Betla. Asang-asa. Asang-asa si Betla. Diba? Wow! Kilala na ako ng family nila. Wow! Official talaga jowa niya ako. Ganon. So, wala. Hanggang dumating yung time na hindi lang pala ako yung ano niya sa Saudi. Meron pa pala siya. Bukod sa akin, meron siyang ganon. Alam mo yung nakakadiri? Nandidiri ako sa sarili ko that time kasi I'm not enough. Unang-una, batang-bata pa ako noon.
fresh ako. Tapos yung kinakalantari niya, senior citizen, hello, I'm sorry po sa mga senior citizen, hindi ko naman po nilalahat. Pero kasi diba, alam mo nang mayroon ng jowa yung tao. Hanggang doon ako nag-umpisa na mag-ano, makarinig about sa kanya, hanggang sa one time, when I wake up each morning, diba, hindi talaga perfect ang umaga minsan, na tatapikin ka talaga. Kasi sa amin dati, sa rule ko sa bahay, pag weekend, bawal ang telepono. Bawal kami ng telepono. Except lang kung Pilipinas ang tumatawag. Eh ngayon, maaga ako nagising. Maaga siya nagising. Naligo siya. Eh nasa bed pa ako. Yung mga telepono namin nasa ano, nasa side table. May tumawag. Eh hindi ko nga sinasabi kasi hindi ko naman telepono. Actually hindi ako nangyayalam ng telepono na may telepono. Eh kaso nga lang baka emergency kasi ilang beses na. 5 times na nag-ring. Eh nasa naliligo pa siya. Si Totoy naliligo pa siya. Ano ba sagutin ko nga? Eh syempre si Betla. Hindi pa gising ang diwa. Kung baga, hello? Tapos ni salita na. Nagsalita si Maria. Kami ni Maria. O ganyan-ganyan. Bakit ba yung boses mo? Ganyan-ganyan. Sabi ko, di ako naman nagsabi na ako. Ah, sinisipon ako. Sinisipon kasi ako. Ganyan-ganyan. Tapos tuloy-tuloy lang si Maria magsalita. Ganon. Yung kwento-kwento siya. Oh, paano na yung junakis mo? Ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan. Ganyan. Ah, ano na bang nangyayari sa inyo dyan? Ganyan-ganyan. Hala, si Betla. Alam mo ba? Parang gusto ko. Parang gusto ako. Nung time na yun, yung feeling ko, parang gusto ako kainin ng bed ko. Sabi ko, nagpatira pala ako ng ewan sa bahay ko. Tapos doon na, kinonfront ko na siya. Ang sabi lang niya sa akin, huwag na, mas mahal kita kaysa sa kanya, mas mahal kita kaysa kay Maria. Hello, paano masasabing mahal mo ako? Eh, medyo nakis ka nga. Ang sakit ng time na yun, nalalaman ko. Tapos, nadagdagan na, nagsisinungaling na siya sa akin, which is sabi niya na ganito daw siya, na ganoon. So, hanggang may relasyon si Maria at si Totoy? May relasyon sila at hindi lang relasyon. Dahil mag-asawa sila. Dahil mag-asawa talaga sila, promise. Tapos doon parang umpisa na nagugunaw na yung mundo ko dahil ano bang ginawa ko sa kanya, lalo na doon kay Maria na tinuturing kong best friend, diba? Ano bang ginawa ko sa kanila? Kaya that time pinipilit ko yung sarili ko hindi yun, kasi pinaninindigan niya ako, naniniwala ako sa kanya na mas okay ako kaysa doon sa kay Maria. Dahil nga sabi niya, si Maria daw malaking problema, puro daw ganito lagi inaano, hanggang sa nagkwento na siya ng buo. Ako naman si, syempre, tayo nga, di ba, mga bet lang. Aasa talaga, hanggat kayang umasa, aasa pa rin. Hindi pa rin ako bumitaw si Betla. Tuloy pa rin ang katangahan. Tangatangahan portion, sige go, tayo pa rin. Tapos may time pa talaga na nangyari sa amin. Bahay ko ha, ako ang nag-i-impact. Sa bahay ko ako nag-i-impact. Sabi ko, sino nga alis dito? Ikaw o ako? Ako talaga naging pag. Ay, paglabas ko ng pintuan ng bahay ko, sabi ko, wait lang, ba't ako lalabas? Bahay ko to. Unang-unang gamit ko lahat to dito. Diba? So, ay, sabi ko, hindi pwede. Ngayon sabi ko, huwag kang tatabisan. Hanggang kasama kami. Hanggang na hindi na naging normal ang weekend namin. Sasabihin niya, pag weekend, nag-ano siya, alive, ganon, forevermore, ganon. May ganon, diba? Yung pala, iba palang alive niya. Doon pala siya sa, senior, ganon pala. Kasi, ako talaga hindi ako mapakali. Pag may gusto ko malaman. That time, ginawa ko yun. Sinundan ko siya one day. Sabi niya, nandun siya sa ganon. Tapos, makabalitaan ko, nandun pala siya, Betla. Ganun. So, ang sakit na naman sa akin noon. Nanahimik na naman si Betla. May kung ano ba to? Continuous pa bang pagiging tanga ko? Kasi, I'm sorry to say this word. Hindi kasi ako yung ganito. Oo, sige, kailangan natin yung sa katawan natin. Alam niyo na yung kung anong sinasabi ko. Pero mas gusto ko kasi, kung may partner ako, companionship. Mas napifeel ko yun, companionship. Kasi yung ganung bagay, yung kaibuturan na pangangailangan natin, kaya natin yung ano eh, kaya natin yung magawa kahit anong oras. Pero yung companionship na sa partner, mahirap kasi i-build yun eh. Trust kasi yung binibuild doon. Hanggang sa ayun, hanggang di na naging normal ang weekend namin, hanggang na ano na, ganito na.
hanggang sa dumating yung point na Pasko, Christmas, nakaupo ako sa sala. So, yan ba? Ganyan-ganyan. Halos, nagisa niya ako ng baso. Sabi ko, subukan mo lang talaga. Sabi ko talaga, subukan mo lang talaga masugatan ako sa likod ko. Sabi ko, sinabi ko talaga siya, huwag kang magbabasag dito sa bahay ko dahil bahay ko to, ni kutsara dito, tinidor, wala ka. Ang ginanong ko talaga siya. Diba? Ano ko? Ni ano dito? Meron ka lang dito, maleta mo, lumayas ka sa bahay ko. Sabi ko, nako ha, ikaw pong may karapatang magbasag dito sa bahay ko. Hello? Ni tupik dito, wala ka. Diba? Lakas ang loob niya. Hanggang sa napunong ako that time. Kaya madalas na ako noong time na yun, pumunta na sumama sa mga kaibigan sa Bahrain. Yan. Ano na ako, out of town na ako, out country. Ayun, hanggang na nagbabakasyon lang ako sana Pilipinas ng January. That was January 2017. Nagbakasyon lang ako. Pero the point is, kasi ang sakit, hindi ko na naisip yung trabaho ko, kung kailan maayos ng trabaho ko, kung kailan kabisado ko ng lahat, kung kailan matagal na ako sa kumpanya, kung kailan maayos, basta lahat maayos na. Pero nang dahil nga sa nangyari sa amin ng taong yon na si Totoy, na napaka promise, nawala lahat sa akin. Pero it's okay. I decided to settle in Philippines na. Sabi ko, may pera na naman ako. Sabi ko, sige, magsisettle na nga ako doon. Pero that time, hindi ko kaya kasi nasa Pilipinas pa rin ako. Ayun pa rin yung sayang yung pinuhunan ko na yung life namin together. Tapos actually hindi lang emotion ang pinuhunan ko sa kanya. 'Di ba? Yung bahay namin sa Cebu, actually that's mine. That's my house, not with them. 'Di ba? Ano nangyari na doon? Actually, binenta nila yata. Alam ko ang panghuling balita, binenta na nila at lumipat sila ng ibang lugar. Pero it's okay. Sabi nga nila, pera lang yun, kikitain mo rin yun. Pero sabi ko, in a karma na lang. Gusto ko gumanti nung time na yun, nasa isip ko, sabi ko, tao gaganti. Kung wala lang silang ano nun, kung wala lang silang Janakis, na siguro, ewan ko. Kasi ang sama ng loob ko, promise. Best friend ko, tapos ka-office mate. Diba? Parang, ano ka? Ginagawa kanilang punching bag? Ginagawa kanilang business? Ayoko mag-ano, madumi pala yung tissue. Buti na lang kita ko. Kasi, ayoko na actually magkwenta ng dahil na kasi sa epilive ko, episode na to, gusto ko lang at least malay nyo may matutunan kayo. In the future, may maging same situation tayo. At least alam nyo kung paano nyo dalhin. That time kasi, ang ginawa ko, sabi ko, ikot nga muna ulit ako. Sabi ko, bago ako magsimula ulit sa Philippines, ikot muna ako sa mundo. Ikot ako. Ito si Betla, travel. Gala si Betla, Europe. Bye, Philippines. Hello, Europe. Ngayon, hanggang sa nasa Europe ako, nasa aeroplano ako, umiiyak ako. Ano ba nangyayari sa akin? Kasi ang dami-dami ko nang ginibab that time. Promise na yung career ko. Kahit nga yung family ko that time, halos na ano ko na rin eh. Halos na napabayaan ko rin sila noon. Kaya lang naman ako din nag-abroad, isa rin yun sa mga reason ko na gusto ko maging strong ako sa pamilya ko. Pero iba-iba yung return sa akin kasi basta. Kaya yon hanggang sa nagstay ako, punta ako ng Vienna, punta ako ng Spain, Netherlands, hanggang sa napunta na ako dito sa Paris. Hindi ko pangarap pumunta dito. Hindi ko alam bakit ako dito, dinala na pa ako. Unexpectedly dito nagkaroon ako ng trabaho. Ayun. Abangan nyo na lang yung part ko, hindi ko na carry. Thanks for watching and I hope you enjoy my video. Bye everyone!